Sa mga balitang mayroong pag-asa, Adventist International Evangelist na si Elder Dan Smith naging pangunahing tagapagsalita sa Manila Adventist College Week of Prayer. Stewardship Revival Series, inspirasyon sa ABC Taguig Adventist Church sa pagiging tapat at mabubuting katiwala. Discipleship and Music Camp, masayang kinasangkutan ng Adventist Youth Leaders sa Northeast Luzon Mission. Adventist Ministry Leader sa South Occidental Mindoro 1 District na kinabang at natuto sa Music Seminar. Job Fair and Bazaar, isinagawa ng ASI Laguna Chapter para makatulong sa mga kabataang Adventistang naghahanap ng trabaho. Asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission, sumailalim sa Continuing Education Level 4. Sports Weekend, nagpatibay sa relasyon at nagpalakas ng katawan ng mga kabataang Adventista sa Central Quezon 2 District. Central Luzon Conference Area 10, idinaos ang third quarter area-wide Bible quiz. Lahat ng iyan, ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang magatid ng balita at mga pinakabagong updates sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Matagumpay na idinaos ng Manila Adventist College ang kanilang Week of Prayer na bahagi ng mga programa sa kasalukuyang semester ngayong taon. Doon ay tampok na naging tagapagsalita sa isang linggong pagpupulong ang Adventist International Evangelist na si Elder Dan Smith. Tunghayan paano ito naging pagpapala sa daan-daang tao sa balitang may pag-asang hatid ni Rodel Omayana. Bata, kabataan, estudyante at mga matatanda, nakatagpo ng tunay na kahulugan at kabuluhan ng kanilang buhay mula sa MAC Week of Prayer at sa isang linggong seminar na pinangunahan ng isang global evangelist na si Pastor Dan Smith. Punong-puno ng inspirasyon, patutuo at masisiglang pag-aawitan na tunay namang heavenward ang naranasan ng mga dumalo sa araw-araw at gabi-gabing pagpupulong kasama ang Grace Horse at Hism Singers na ginanap noong September 22 hanggang 30, 2023. Layunin ng krusada na ilapit ang mga tao sa Diyos at ipakilala si Kristo upang mapabuti ang kanilang pamumuhay at tanggapin ang Adventist message na siyang pinakamalapit sa Biblia. Obviously, we think the Adventist message is the closest to the Bible, has the best picture of God, and we want people to know that. We think that makes life better if you know the full message that we have. Sinuportahan ng Central Luzon Conference Administration ang nasabing seminar na sinimulan sa Pasay Adventist Church Multipurpose Hall at nagtapos sa Manila Adventist College Gymnasium. Ang seminar series po nito ay may pinamagatang Finding Meaning. Lalayon po nito abutin ang mga tao sa syudad, mga profesional, gayon din po ang mga nasa laylayan ng lipunan. Natapos ang walong araw at gabing seminar na nagbunga ng 121 katao na tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na bautismo. Na-introduce po ako sa Adventist noong December last year. Sinama po ako ng mami ko sa magsimba. Nag-enroll po ako ngayon sa MAC. And doon po ako na-influence, super na mulat po salita po ng Panginoon. Kaya po, kahapon po, nung sinabi po ni Pastor Dan Smith na if decided ka na magpa-baptize, pumunta sa unahan, tumayo na rin po ako at di na rin po ako nagdalawang isip pa. At the pastor has very blessed me with a wonderful message that to him only God himself can answer all this. No one else in this world can answer all our problems or answering all our needs. It really touched my heart, so I decided to follow Christ. Sa kabuuan, masasabing naging matagumpay ang krusada at buong pusong pasasalamat ang naging tugon ng mga dumalong estudyante. Ay nagpapasalamat kay Pastor Dan Smith sa pagbabahagi sa amin ng mga mensahe na may pamagat na Amazing God. Tutunay po na this week ay nadama namin at tapos naming naintindihan na ang Diyos ay tunay na amazing. At ganoon din po ay kami po ay nagpapasalamat sa mga Grace for Singers, sa Hism at sa mga singers po nakasama niya na kung saan po ay kami po ay na-bless sa kanilang mga awit at especially sa mga mensahe po ng awit na aming napakinggan. Layuning magatid ng balitang may dalawang pag-asa, Rodel Omayana nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News.
Pinagpala sa idinaos na isang linggong stewardship revival meeting ang ABC Taguig Seventh-day Adventist Church. Sa pangunguna ng South Taguig District, ang nasabing gabi-gabing pagpupulong ay nagdulot ng matibay na inspirasyon tungo sa pagiging tapat at mabuting katiwala ng Panginoon. Si Mary Angeline Basikulan ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Nagsagawa ng stewardship revival ang iglesia mula sa South Taguig District na may temang Grateful Living dito sa ABC Seventh-day Adventist Church. Pinangunahan ni Pastor Raven G. Acab ang pagbigay ng mensahe sa programa. Isa sa kanyang mga ibinahagi ang nagpatungkol sa time, treasure, talents, territory, tribe, testimony, at temple. Ang programa ay isinagawa noong una hanggang ikapitong araw na Oktobre sa ABC Seventh-day Adventist Church sa ganap ng alas 7 ng gabi. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng iba't ibang iglesia ng South Taguig District. Bukod pa sa ipinagkaloob na mensahe ng Diyos, ay naghandog din ng makalangit na awitin ang mga kabataan sa ABC Seventh-day Adventist Church. Purihin ang Panginoon dahil pinatnubayan niya ang programang ito na naging pagpapala sa bawat dumalo. Maganda po ang layunin ng revival na ito, na kung saan turuan na maging tapat na katiwala, mabuting tapat na katiwala ang aming mga kapatiran habang nag-aantay ng pangalong pagparito ng ating Panginoong Jesus. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Mary Angeline Basikulan para sa Hope Today and PUC News. Sa layuning pagyamanin ang kakayanan sa pangunguna at musika, idinaos ang Discipleship and Music Camp sa Northeast Luzon Mission. Ito ay pinangunahan ng Youth Department and Music Ministries at dinaluhan ng Adventist Youth Leaders mula sa Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Ang kanilang masayang camp, balitang may pag-asa ni Solomon Cadiz. Pag-aaral sa Music at Discipleship, dinaluhan ng mahigit 80 mga leader ng kabataan mula sa Northeast Luzon Mission. Dinagsan ng mga youth leaders ang NELM headquarters mula sa Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya noong October 6 to 8, 2023 para sa isang makabuluhang pagpupulong ng discipleship at music camp na may temang I Will Go Follow His Way. Nagsilbing tagapagsalita at lecturer si na Pastor David Morado, NPUC Youth Director, Sir Solomon Bagtas, Mrs. Josephine Ines, NELM Education and Music Director, Pastor Mario Palaya, NELM President, at Pastor Jupiter Jacinto, NELM Youth Director. Layunin ng programang ito na i-equip ang ating mga kabataan, mga youth leaders, Voice of Youth members, at mga bagong binyagan na sila ay ma-disciple, no, lumago sa kanilang pananampalataya at ma-equip din sila sa lalo na sa musika, sa pamagitan nito ay mailapit nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon, sa kanilang paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ng iba't ibang mga aktibidad na naglalayong palakasin ang pananampalataya ng mga kabataan at ang kanilang talento sa musika. Hangarin din ng programang ito ayon kay Pastor David Morado na ang mga kabataang leader ay dapat magsanay at magparami ng mga disciples o tagasunod sa pakikisangkot sa gawain ng Panginoon. Ibinahagi rin ni Pastor Jupiter Jacinto ang isang wholesome na laro para sa mga Adventist youth, ang Heroes Bible Trivia. Tuwang-tuwa na nakilahok ang mga kabataan sa Sabado ng hapon sa pagsagot ng mga Bible Trivia sa Heroes App at nakatanggap ng mga premyo ang mga nanalo. Ang camp ngayon na ginanap ay talagang blessing para sa akin at alam ko para rin sa mga kapwa kong kabataan kasi ang discipleship camp na ito kasama ang music ay natulungan kami na bumalik sa altar kahit na marami kaming mga struggles. Mas maganda pala na kami ay lalapit kay Kristo. Ako po ay masayang masaya na naging part po ko ng atin pong ginaganap ngayon na music camp dito po sa NELM. And surely po, mababaon ko po ang aking mga natutunan dito upang i-share po sa mga kabataan din doon sa amin. NELM Youth, I will go follow His way!
Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-ulat para sa Hope Today, NPUC News. Magkakasamang nakinabang at pinagpala ang South Occidental Mindoro 1 District sa Music Ministry Seminar na isinagawa sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Doon ay binigyang diin ang principles and standards ng Adventist Church pagdating sa musika sa panahon ng pagsamba. Si Jiramel Joy Tanyedo ang may hatid ng balitang mayroong pag-asa. Isang Music Echo Seminar ang isinagawa dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 ika-30 ng Setyembre na mayroong temang I Will Go With My Talents. Naisakatuparan ng programang ito sa pamamagitan ng Music Ministry Department ng Iglesia. Layo ng Echo Seminar na ito na maibahagi sa mga kapatiran ng distrito ang mga tamang paggamit ng musika sa pagsamba at ang iba't ibang importansya nito. Pinupuri natin ang Panginoon na nagkaroon na din ang pagkakataon yung ating mga kapatid na umattend no, sa iba't ibang iglesia natin, district ng Somuan, no, mula sa San Isidro, sa Santa Fe, sa Bagong Sikat, sa Kaminawi, ganun din sa ating sa kapatid sa isla. Ang purpose na ito ay upang maipahatid at ma-guide at maiparating sa ating mga kapatid unang-una yung may kinalaman sa musika, no, na ibalik yung philosophy, yung standard, consider i-revive, no, ang ating musika at yung mga SDA perspective o yung mga bagay na i-consider sa pagpili ng musika. At yan din ay isang paalala sa ating na yung ating kabataan, yung ating mga anak ay magabayan din natin sa pagpili ng tamang musika. Kasi yung mga musika na dapat nga natin piliin ay should reflect who God is, no? It is not supposed to entertain, sabi nga. Ito ay magiging inspirasyon at magiging challenge upang mas mag-aral pa tayo ng mga awitin sa ating himnal at nung sa gayon ay mas maibalik natin ang mata sa papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Dinaluhan ito ng mga music ministry leaders mula sa iba't ibang iglesia ng distrito. Itinalakay din dito ang iba't ibang perspektibo ng Seventh-day Adventist Church pagdating sa musika. Lubos pa ako nagpapasalamat sapagkat ang District Music Department po ay nag-initiate na magkaroon po ng seminar about music. Kasi po, lalo na po sa mga nag-start po na mag-sound leader ay marami pong matututunan. And then sa mga dati na pong nag-sound leader ay na-refresh po sila. Katulad ko po, na-refresh po ako sapagkat ako po ay nag-sound leader, na-refresh po ako tungkol po sa mga proper decorum, proper dress code, lalo na po sa mga meetings. In-encourage ko po na yung mga kababaihan dyan na nagsasound leader at willing matutong mag-sound leader ay umattend po kayo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Darisay Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Workforce orientation o isang job fair and bazaar ang idinaos sa Santa Rosa Sports Complex, Santa Rosa, Laguna. Ang programang ito ay hatid ng Adventist Layman Services and Industries o ASI Laguna Chapter at Adventist Youth Ministries sa layuning makatulong sa mga Adventistang naghahanap ng trabaho na pahinga ang araw ng Sabado. Ilan ang mga kabataang na hire on the spot? Alamin sa Balitang May Pag-asa ni Jobel Rioveros. Narito tayo sa Santa Rosa Sports Complex kasama ng ASI Laguna Chapter at Adventist Youth upang saksihan ang isinasagawang Job Fair Expo at Bazaar 2023. Karaniwang problema ng mga Adventista ang trabahong may pasok sa araw ng Sabado na siya namang binigyang solusyon ng ASI Laguna Chapter sa pagsasagawa ng Workforce Orientation Job Fair Expo and Bazaar dito sa Santa Rosa Sports Complex na may temang Youth's Faithfulness in the Workplace. Layunin ng programa na abutin ang mga kabataang Adventista na naghahanap ng trabaho at ihanda sila sa pagharap sa mga negosyo at kumpanya. Gayon din ay maging daan para sa mga kabataan na makahanap ng trabahong magiging malaya ang araw ng Sabado para sa pagsamba. Ito pong workforce orientation ay binuo ng ASI, ASI Laguna Chapter sa pamumuno ko ng ating ACLC President
got a Latte 8. Dahil po napansin po niya ng kabataan natin ay nahihirapang kumuha ng trabaho na may day off na Sabado. Dinaluhan ito ng mahigit kumulang 40 mga kumpanya at negosyo na nakisangkot sa bazaar at job fair sa pangunguna ng ASI Laguna, kasama ang kanilang President Larry Santiago, katuwang ang Peso Department ng Santa Rosa, Laguna. Nagkaroon din naman ng mga tagapagsalita sa umaga kabilang sina Perla Lozada, Gat Alatiit, Lilibet de Belen at Pastor Michael Dalida bilang commitment speaker. Pinangunahan naman ng ASI President ng SELC na si Mr. Gat Ala Alatiit ang pagpapapirma sa mga kumpanya ng Memorandum of Agreement na ang matatanggap na aplikanteng Adventista ay pagkakalooban ng rest day na Sabado bilang araw ng kanilang pagsamba. Napakaganda po ng karanasan natin sa pagdaraos ng ating work orientation and job fair. Marami tayong mga kabataan na nabigyan ng training at marami sa kanila after the training ngayon ay nag-a-apply na sila para makakuha ng kanilang mga trabaho. Sa pamamagitan ng ginagawa natin ito, malaking tulong to para sa ating mga kabataan na mabigyan sila ng pagkakataon na makakapagtrabaho sila at nakakapaglingkod sa ating Panginoon Diyos sa araw ng Sabado. Kaya sana ay matulungan tayo ng Panginoon at patuloy nating maisagawa ang gawain ito. Kasabay din ito ang pamimigay ng mga literature evangelist ng ilang aklat na The Great Controversy sa mga dumalo. Ang ganda ho ng pagkaka-coordinate ng atin pong mga officers dito sa Laguna area. Nakapaglunsad po sila ng ganito pong orientation at job fair at mayroon pong bazaar na ito po ay first time na nangyari dito sa Laguna. So nakita ko po ang kasiglahan ng ating mga young professionals at saka ng ating mga entrepreneurs na umatin po rito at sumali. Kaya ako po ay nagpupuri sa Panginoon ng gayon na lamang sapagkat kita po natin ang dami po ng atin pong mga participants. Damang-dama ang suporta ng mga dumalong kumpanya, negosyo at mga kabataang naghahanap ng trabaho matapos magkaroon ng halos 80 hired on the spot applicants mula sa ilang kumpanya. Patuloy nawa nating mapapurihan ang ating Panginoon sa anumang bagay na ating ginagawa kabilang na ang ating mga negosyo at trabaho. Layuni maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Jubel Rioveros para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa Level 4 ng kanilang Continuing Education Program ang mga asawa ng mga pastor sa Southern Luzon Mission. Ang Level 4 ay ang pinakahuli at pinakamataas na antas sa kanilang pagsasanay na inaasahang magdudulot ng mas mabunga at makabuluhang paglilingkod bilang mga ministerial spouse. Ang mga bahagi ng programa na sa Balitang May Pag-asa ni Criselle Geraldino. SLM Pastor's Wife in Action. Matagumpay na naidaos ang Level 4 ng Ministerial Spouses Continuing Education sa Southern Luzon Mission. Muling nagtipon-tipon ang mga asawa na manggagawa ng Southern Luzon Mission para sa huling level ng training seminar upang sa patuloy na paglago sa pisikal, mental, social at spiritual para sa gawain ng Panginoon. Nagkaroon ng mga lektura na nagbigay ng malawak na kaalaman at kalakasan ng loob sa pananampalataya sa Diyos. Nagbahagi ng mga kwentong nagsilbing inspirasyon sa isa't isa at magkakasamang umawit ng papuri at nagdalanginan upang maging epektibong kasangkapan sa gawain. Nagkaroon ng peer counseling ang mga veteranong asawa ng pastor sa mga young minister's wife. Mahalagang payo at paalala pagdating sa pag-aasawa at sa paggawa sa bukirin ng Panginoon sa kani-kanilang mga distritong pinagsisilbihan. Ang Ministerial Spouses Association ng SLM ay nanguna sa gift giving or rice distribution sa 30 families sa Fidel Surtida, Santo Domingo, Albay. Thankful po, masaya ako dahil nakarating po kayo dito sa Santo Domingo at nagbigay po kayo ng napakalaking tulong sa amin. Thank you po kay Lord sa inyo po na binigyan niyo po ng oras ang mga pupunta dito para sa grupong ito. Hindi lang bigas ang ipinamigay, kundi sila din ay nagbahagi ng mga salitang may pag-asa ng ating Panginoon.
Batid ang tunay na saya sa mukha ng mga asawa ng pastor dahil sa fulfillment na kanilang nadama sa training and activities ng kanilang seminar. Ako po ay thankful na naging part po ako sa certification leadership training na ito. Nakatulong po ito sa akin bilang baguhan na asawa ng pastor. Isa po itong challenge para sa akin na hindi po kakaiba ang pinasok na ito na ministry. Kaya thankful po ako. Lalo po ngayon, naranasan ko po, nakita ko kung gaano hindi lang basta asawa ng pastor, in action din po pala kami. Tunay ngang napakagandang pagmasdan ang samahan na may pagkakaisa. Pagkakaisa at impluensya para maghatid ng pag-asa sa mga tao, lalo na sa huling kapanahunang ito. Mula sa Southern Luzon Mission na may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Criselle Geraldino, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagkaroon ng bonding sa paglalaro ang mga kabataang Adventista ng Central Quezon 2 District sa kanilang idinaos na Sports Weekend sa Chaong, Quezon. Ang programa ay dinaos kasunod ng kanilang district fellowship at lalong nagpatibay sa kanilang samahan at kasigasigan sa paglilingkod. Si Margaret Esmilio ang maghahatid ng balitang may pag-asa. I will achieve, reach, and serve. Yan ang tema ng Central Quezon 2 District sa ginanap na ng Sports Weekend noong September 3 hanggang October 1 sa Malabon Street Basketball. Pero bago ito ay nagdaos ang ikatlong district fellowship, ang CQ2, sa pangunguna ng Health Department na ginanap sa Candelaria Mother Church. Lahat ng dumalo ay pinagpala sa narinig nilang mga lecture at mensahe patungkol sa kalusugan na pinagkaloob na lingkod ng ating Panginoon na si Pastor Esperajon Fegalan, Health Director ng South Central Luzon Conference. Kinahapunan ay binuksan ang pagpapatuloy ng pagsamba sa pamamagitan ng paghahandog ng bawat iglesia ng nasabing distrito ng isang awiting papuri para sa ating Panginoon. At tinapos ito ng isang mensahe ni Pastor Fegalan. Kinagabihan ng Sabado ay nagtipon-tipon ang mga kabataan sa simbahan ng Chaong upang pasimulan ang kanilang sports weekend. Parte sa pagbubukas ng palarong ito ay ang maikling mensahe na pinagkaloob ni Pastor Joen Kalapit at sinundan ng torch lighting and relay na pinangunahan ng mga pastors, elders, at AY leaders. Kabilang sa palaro ay ang mga board games na pinubuo ng chess, Scrabble, Pictionary, at Games of the General. Meron ding palarong lahi na binubuo naman ng tug of war, dodgeball, at patintero. At huli ay ang ball games na volleyball at basketball na nilahukan ng mga pastors galing iba't ibang distrito. Dito ay pinapakita ng mga kabataan ang kanilang galing sa pagsabak sa mga paliksahang pampalakasan. Noong linggo ng umaga ay ipinagpatuloy ang programa at simulan ito ng morning worship upang makahingi ng gabay at mabiyayaan ang lahat ng tinapay ng buhay sa katauhan ni Pastor Richie Vimel. Volleyball at basketball, pagod man ang mga kabataan, manlalaro at mga nangunguna, ay masaya naman silang nakikisa sa programang ito. Pagkatapos ng masayang tanghalian at pahinga ay nagkaroon ng closing ceremony na kung saan ay pinarangalan ang mga nagwagi sa patimpalak at kasama rin nito ang pagbibigay ng Certificate of Appreciation. Tinapos ang programa sa pamamagitan ng commitment message at pagtatapos na panalangin ng District Pastor ng CQ2 na si Pastor Glenn Cardona. Nang dahil sa biyaya at gabay ng Panginoon sa mga kabataan, pastors, AY officers, at iba pang mga nakasangkot, naging matagumpay ang sports weekend ng CQ2. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako po si Margaret Esmilio para sa Hope Today, NPUC News.
Ginanap sa Rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig City, ang third quarter area-wide Bible quiz ng Central Luzon Conference Area 10. Sa pangunguna ng kanilang Adventist Youth Federation officers at mga pastor, ang nasabing programa ay hindi lamang sumukat sa husay, kundi lalo pang humikayat sa mga kabataang Adventista na patuloy na mag-aral at magbasa ng Biblia. Ang mga grupong nanalo sa quiz, alamin sa Balitang May Pag-asa ni Dali Sweet Punay. Third quarter ng Area 10 Bible Quiz sa taong ito muling isinagawa sa Rooftop Seventh-day Adventist Church, October 7, 2023. Third quarter Bible Quiz ng Area 10 muling idinaos sa Rooftop Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng Area 10 Youth Federation Officer at ng kanilang mga youth pastor, Pastor Jaime Aventurado at Pastor Erico Bernastorono Jr. Ang programa ay nagsimula nag-aawitan, opening song, Tell Me the Story of Jesus. Matapos nito ay sinundan na pabungad ng panalangin at pananalita. Naghandog naman ng awit ang North Taguig at CAA District na sinundan naman ng Reading of Instructions and Mechanics. Ang nasabing Bible Quiz ay nilahukan ng 7 mga teams mula sa iba't ibang distrito ng Area 10. Dinaluhan ng humigit kumulang 80 katao ang naging attendees. So sa likod ng programang ito, meron kami nagkaroon ng area officer, tapos bumuo kami ng core team na pinangunahan ni Sister Mildred Villazar. Nangunguna dito at ang ating area youth pastor, si Pastor Jaime Aventurado, at si Pastor Eric. Ang tema para sa quarter na ito ay ang mga propeta. Matapos ang programa, Paranaque Center Church ang tinanghal na kampiyon sa quarter na ito na nakapagtala ng kabuuang puntos na 2,050. At sinundan naman ng CAA na may 1,800 na puntos at South Taguig na nakakuha naman ng 1,750 na puntos. So, nabibless talaga ako kasi malalakas yung kakampi ko. So, ano nabibill ko? Siguro blessed dahil mabait ang Panginoon and it is His will na nasusunod, hindi yung will natin. Sa kabuuan, tunay na walang talo kundi pagkatotoo ang ating makakamtan kung tayo magbabasa at patuloy na kilalanin siya. Layunin maghatid ng Balitang May Pag-asa. Ako po si Dali Sweet Punay, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nice ninyong may sama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Kyle Lawrence Gandalera at ito ang Hope Today, NPUC News.